naman po mga kalapatids, paano yung mga gagawin natin pagdating na mismo ng breeding season? Ano-ano ba yung mga kailangan ng mga kalapati natin, ng mga supplements, nang sa ganun ay maging maganda yung performance nila pagdating sa breeding? Actually, once na nabigyan natin, napasok natin sila sa system cleansing program, nabigyan natin sila na paramig sa vaccine, after that, pwede natin silang i-pair. So during pairing, pwede tayo mag-start na magbigay ng calcium. So nandiyan po yung decal. At abangan din po natin, meron po tayong lalabas na powder form ng calcium natin. Na sa ganun is pwede po natin siyang ihalo sa painom or pwede po natin ihalo sa feeds. Ang calcium po is importante para sa magandang eggshell quality ng mga itlog ng mga breeder natin. Also during breeding, pwede rin po tayo magbigay ng mga multivitamins plus electrolytes katulad po ng Exelite. Ang Exelite po is nakakatulong para sa mas maganda performance sa mga kalapati natin during breeding. Siyempre, may times na na-stress sila. Isa, may pagka during pairing na hinahabol-habol ng barako yung inahin. So, kumbaga, na-stress sila. So, pwede makapekta ito sa performance. So, malaking tulong yung Exelite dito. So, pwede natin actually alternate yung pag-ibigay ng mga supplements sa mga kalapati natin. Pwede rin po tayo magbigay ng power wings na kung saan meron po siyang mataas na level ng amino acid para sa mas maganda development ng yolk, na kung saan mas maganda yung quality ng yolk, mas magiging maganda yung inakay once na napisa sila. So definitely, pag laki nito, mas magiging healthy sila. Ito mga supplements na ito is pwede natin i-alternate. So pwede tayo ngayong linggo, magbigay po tayo ng calcium, like ng decal, at yung lalabas natin na bagong calcium supplement in powder form. And then the next week, pwede naman po tayo magbigay ng Exelite. And then after that, pwede po tayo magbigay ng power wings or nung amino acid supplements natin. Before mapisa yung inakay natin, nare-recommend din po natin na magbigay po tayo ng canker sa mga breeders natin. Ang canker po kasi is pwede po yung may pass sa pamamagitan ng crop milk na kung saan ito yung binibigay ng mga breeder natin sa inakay nila bilang pagkain. Once na-infected ng canker yung mga breeder natin, definitely may papasa na sa inakay yan, at pag naapektuhan yung inakay, ang hirap po nitong gamutin. And then 5 days before po, pwede po tayo magbigay ng canker for 3 days. Ito, malaking tulong po ito sa mga breeder natin. At syempre, may iwasan po yung transmission ng canker. During sa proseso ng bago mawali yung mga inakay natin, sinusubukan sila ng mga breeder natin. So kailangan nila ng protein-rich na mga supplements para po hindi maapektuhan o mabawasan yung katawan ng mga breeders natin. Na sa ganon, once mawali natin, after 3 weeks or 1 month, pwede na po ulit silang mga itlog. Mas mabilis po yung recovery nila. So pwede po tayo from time to time, magbigay po tayo ng power wings. Pwede po natin siyang ihalo sa painom ng mga kalapati natin. And then Exelite naman po para maiwasan po yung stress, hindi po yung magkasakit yung mga kalapati natin, yung mga breeders natin, at para hindi rin po mahawaan yung mga inakay. Doon sa breeding process na to hanggang sa mawali, kailangan na malinis din po palagi yung loft. Actually, may mga namimitay ng mga fanciers na kung saan mas gusto nila na hindi nalilinis yung breeder cage nila from the start na mapisa yung itlog. Kasi ang dahilan po nila, yung mga flyers natin, once na nilagay natin sa truck yan, tinraining natin sila, so hindi natin maiwasan na may mga sakit. So mga, itong proseso na to na hinahayaan lang nila na hindi linisin yung breeder cage nila, unti-unti na i-introduce yung mga bakterya or yung mga posible na maging sakit sa mga kalapati natin. Ito yung tinatawag natin na acquired immunity. So kumbaga, unti-unti, nakakain nila yung sakit, nalalabanan nila para pagdating ng pag-retraining natin, hindi sila basta magkakasakit. Pero mag-iingat lamang po tayo sa ganito proseso kasi kailangan po na strict monitoring tayo. Kasi may mga, syempre hindi natin may iwasan, pagka madumi na yung breeder cage natin, pwede po na makatuka yung mga inakay natin ng mga dumi, at pwede po sila magkasakit, at syempre yung build up po ng ammonia. Yung build up po ng ammonia, kung hindi maganda yung ventilation, pwede po mag-cause po ito ng respiratory problems. Ang proper supplementation at medication po ay napaka-importante sa mga breeders natin. Kasi dito nakasalalay din yung magiging kinabukasan ng mga flyers natin. Kung magiging mahina yung breeders natin, syempre magiging mahina rin yung inakay. So tandaan natin mga kalapatids, para mas maging alaga, magaling tayo,
tutukan din po natin yung mga breeders natin at syempre gamitin natin sa mga tamang suplemento para makatulong po sa magandang performance nila during breeding.